Brian Paolo Velasco, ang may-ari ng Rice Coastal Shop. Nagsimula ang shop namin 2016. Nagsimula kami sa Drift Rice. Diyan nakilala ang Rice Coastal sa paggawa ng Drift Rice. Ngayon, nabago lang yung hobby. Kaya napunta sa stand-up scooter. Una, meron akong stand-up scooter pero hindi ko masyadong hilig. Kaya medyo late na nung simulan ko yung stand-up scooter. Na-divert lang yung paggagawa namin ng stand-up scooter dahil naging hobby na nga lang ng grupo. Una, gumagawa kami pang sarili lang. Tapos sumubok ng mga design na galing sa ibang brand. Na-inspire kasi ako sa brand na galing US. Yun, sinubukan na magawa hanggang naging okay naman. Hanggang unti-unti na-develop yung paggagawa hanggang sa nakabisado na rin. Meron akong katulong sa paggagawa dito. Katulong ko yung panganay kong anak at saka yung isang kagrupo si Ginong Carl. Magkakatulong kami sa pag-assemble ng mga scooter dito. Pwede kami gumawa ng 10 scooter. Pwede kami mag-upgrade ng mga ready-made na nabibiging scooter. Gumagawa kami ang number one dito, yung tawagin sa stand-up scooter community, direct drive. Yan. Alam niyo ng mga nag-hobby ng scooter. Gumagawa kami ng mga iba't ibang parts. Gaya ng mga pole, clamp, and ito yung clamp, and ang pole. At yung pinakabago ngayon, yung FTG para sa pole. Ito yung pinakabago ginagawa namin ngayon, solid na. Ang tawag nila dito, FTG. Pag sa parts ng bike, stem adapter. Halos lahat ng parts nagagawa namin dito. Halos lahat ng modification sa stand-up scooter na posible naman, kaya naman gawin. Gumagawa kami. Mga upgrade, pag-aayos ng makina, kaya may sira, pag may problema sa mga freno, yan, nagpapalit kami ng mga hydraulic brake. Basta halos lahat ng mga upgrade. Ang pinaka nagpo-focus kami sa mga China Ped. Yung China Ped, yan yung mga low budget na scooter na mabibili. So, ina-upgrade namin. Kung anong gusto nyo ipagawa, yan, pwede dito sa amin. Pwede yung China Ped mo ma-upgrade sa ganitong klase ng scooter. Sa engine naman, ang mga pwedeng upgrade dyan, papalitan ng tune pipe na tinatawag, ang kagaya nito, tune pipe, baba, palit ng carburetor. Yan yung pagdating sa engine, wala namang masyadong kaming ginagawang modification. Mas gusto namin yung magpapalit na lang ng mas malaki. Kung meron man kami ginagawang mga modification sa engine, hindi naman namin kapilang minamahal. Ito, kung mapapansin nyo, ito yung tatlong magkakaibang klase ng standard scooter. Ito yung tinatawag na China Ped. Ito yung, kumbaga, yung hinahanap ng kanyang sabihan na pang budget clip. Ito, ang original nito, ang makina niya nandito sa kabilang side. So, naka-gearbox pa siya. Ito yung unang upgrade na kadalasan ginagawa, yung direct drive. So, papaiksiin lang natin sa madaling sabi, ililipat natin yung makina dito sa kanan. Tapos kung gusto naman ng customer na i-upgrade pa yung mga ibang parts, yan, dito kami nagsisimula sa pagpapalit ng pole. Ito yung pole. Yan, ipapalit natin yung ganitong klase ng pole. Yan, sa violet. Yan.
Tapos pwede natin siyang palitan kasama yung clamp. Tapos pwede rin tayo maglagay ng ganito. Depende yan. Depende sa gusto ng customer at sa budget ng customer. Tapos pwede rin tayo magpalit ng ito kasi sa mga China school. Dahil nga mura siya, medyo may mga konting alog-alog pa yan. Kaya ina-upgrade natin yan. Itong fork, pwedeng palitan ng ganyan. So magiging itsura niyan. Ito na yung harapan. Yan yung mga upgrade. Pwede ka magpalit ng mula sa mechanical na generic na brake. Magpapalit ka ng hydraulic brake kagaya nito. Yan, nasa baba. Yan, yung mga pwedeng upgrade. So, magpapalit ka rin ng tapakan. Pero ito ang kadalasan. Ang pinakalas, pag in-upgrade mo to, frame na. Papalit ka na ng frame. Hanggang sa maging ganito na yung itsura niya. Kung gusto mo rin, magiging ganito. Pwede rin magiging ganito yung itsura ng China scoop. Ito yung kung tawagin namin, serped. Yan. Bali, ano yan. Inspired kami niyan sa GoPed brand scooter kasi maganda talaga siya. So dahil tayo mga pang hindi naman kayang bumili, mayroong mga tao na hindi kayang bumili ng sobrang mamahal na scooter, ginagawa natin ang paraan niya na makapagbuo na hindi naman naabot sa sobrang laki ng budget kagaya ng mga branded. Masasabi naman natin, halos kasing tibay rin ang brand. Tapos sa makina, ayan, ito yung ordinaryong makina. Ito yung sumunod, mas maganda. Ito lang ang makina, yung Portugal R460. Ito yung ginagamit ng yung stock na nakabit sa GoPed brand scooter R460. Malakas yung makina na yan. Masarap gamitin yan kumpara dito sa dalawang to. Pero sa presyo, malayo rin ang presyo nila. So ito ang presyuhan sa market, mga nasa 5,000. Kung ito naman, kung tawagin na ito, Evo Engine, nasa 8,500. Yun ang mga R460. Nagpapresyo ng mga alas 20,000. So yun ang pagkakaiba niya. Kaya yung presyo, nararamdaman din niya sa takbo. Pag bumili ka ng stock na China Scoot, matakbo siya ng mga 30 kph, hanggang 35 kph. Pagka na direct drive na siya, depende kasi sa nakasakay, sa weight ng nakasakay, kaya niya rin tumakbo ng hanggang siguro mga 50. Ayan, mga 50. Tapos dito ganun din. Basta pangkaraniwang ano, pangkaraniwang takbo ng mga scooter na yun, 50 kph. Sa experience namin sa long ride, kumukonsumo siya ng sabihin na nating 30 kilometer sa isang litro. Yan, yan ang naging konsumo niya sa long ride yan. Pagka gagamitin mo lang siyang sa street, mas makonsumo. Pagka hindi tuloy-tuloy yung takbo, no? Or pag traffic. Pag hinto sa street, mas magasto siya. Pero hindi rin naman ganun kalakas. Hindi, dahil nga maliit lang yung makina. Okay pa din, sulit pa rin yung gasolina. Pag bumili kayo ng mga China scooter, asahan nyo na mas ma-maintenance siya kumpara sa mga ordinaryong motor. Una, dahil sa mga medyo low budget na scooter, syempre hindi rin ganun katiba yung mga pyesa. Pero nasa sa inyo na yon para maiwasan yung maintenance, mag-upgrade ka talaga. Magpapalit ka ng mas matitibay na parts. Pagkadating naman sa ito, sa mga gawa namin na stand-up scooter gaya nitong Y-frame at saka yung naka-suspension, hindi na siya ma-maintenance kung ang pag-uusapan yung frame, yung mga ayan, pole, parang forever na yan dyan eh. So ang magiging maintenance mo na lang sa engine kasi ang nakakabit pa rin dyan mga China engine.
medyo ma-maintenance yan. Ngayon, pag ang gamit mo naman na engine, yung kagaya nga ng mga medyo high-end na engine, less na siya sa maintenance. Hindi siya ganun kalakas masira. Dito ang mga normal na nasira, spring, clutch lining, ganyan. Yun lang naman kadalasan, kadena. Tapos sa gulong, pagka stuck pa yung gulong, yan, medyo sirain niya. So papalit din kayo ng mga magagandang klase na. Yung mga branded na gulong, kagaya ng nakabit dito, at saka yan, kenda. So tumatagal yan ng taon bago ka magpalit. Scooter na yan, R460. Hindi na siya ma-maintenance. Medyo mataas lang talaga ang price at saka yung parts. Pero pag niride mo, less hassle, less kasabir yan. Para sa mga medyo mababang presyo na makina. Ayan, ito ang paggamit na madali lang. Ito sa mga parts, gaya nyan. Ito ang manibela. Ito ang preno. Ito, preno sa likod. Ito sa harapan. Ito naman yung throttle nya. Ayan. Kung tawagin namin to finger throttle. Kasi mas stable yan pag tumatakbo ka ng nakatayo. Kumpara dun sa karaniwang throttle na ginagamit sa motor. Yan, ito yung swing arm. Ito, suspension yan. Suspension yan. Yun, tapos pag i-start mo siya, ito. Ito yung sa carb. Meron yung primer valve sa ilalim. Papump mo lang yan. Ano mangyayari siya pag pinapump yan? Aakit yung gas dun sa carb. So kasi para may pondo na kaagad na gas sa carb. Kasi diaphragm type 2 na carb. Wala tong masyadong pondo na gas. Yan. Tapos ito-choke mo siya. Yung natin start. Ilayin mo lang. Madali lang din gamitin. Medyo gagamayin mo lang saglit. Tapos okay na. Mas madaling gamitin ang motor kaysa sa stand-up scooter. Kaya lang, dahil nga ito, hobby, hindi naman siya yung pang-araw-araw. Iba kasi yung, ano, iba kasi yung saya na pipil mo sa stand-up scooter kaysa sa pang-araniwang motor. O sa amin, yun yung habol namin. Pasiyahan sa paggamit ng standard. So, sa paggamit, mas madaling gamitin ang motor. Pero pag nasanay na ka dito, kagaya namin, sanay na dito, mas madali nang gamitin to. Parang ganun. Sanay-sanay yan lang. Iwas traffic. Madaling gamitin. Kasi pwede mong isingit-singit. Kung babangketa, tulak na lang para safe. Wala naman tayong maaabalang mga ibang tao. Disiplina lang din. Disiplina lang talaga sa paggamit ng stand-up scooter. Ang hobby kasi ito. Ito hobby, hindi siya yung pang-araw-araw. Kung gusto mong gawing pang-araw-araw, kailangan patibayin mo yung scooter mo. Yes, hello. I was wondering if you could play that song again. Which one, man? The one that goes...